Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dapat na nga po talagang gumawa ng trade ngayong season, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging reklamo ng OKC Thunder sa pagkatalo nila kontra sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, nagkaroon na nga po sana ang kuponan ng Golden State Warriors ng oportunidad na makakuha ng libreng panalo ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies matapos inanunsyo na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Derrick Rose, Ja Morant, Desmond Bane, Brandon Clark, Marcus Smart at si Steven Adams na pare-pareho may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo pa rin nga po dito ang Warriors na makuha ang panalo sa score na 116-107 matapos lumamian ng gusto ang kanilang depensa sa 4th quarter at magkaroon sila dito ng maraming turnover na sinamantala ng Memphis Grizzlies sa pangunguna nga po ni JJ Jackson II na kumuha ng 23 points at 6 rebounds at siya nag-takeover ng kanilang laban. At dahil nga po sa pagkatalong muli ng Warriors ngayong araw ay bumagsak na nga po sa 18 wins sa 22 losses ang kanilang record sa Western Conference. Bukod rin nga po dyan ay sobrang napipiko na rin naman nga po ang kanilang mga fans sa pinagagagawa ng kanilang team. Ika nga'y oras na nga po talaga upang gumawa ng trade ngayong season. Gayong paulit-ulit na lamang nga pong nangyayari ang ganong klaseng malamiyang laro ng Golden State Warriors. At kung hindi nga po nila ito gagawin ay malaki nga po ang posibilidad na mapako sila sa baba ng standings hanggang sa pagtatapos ng season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging reklamo ng OKC Thunder sa pagkatalo nila kontra sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops ng sinabi ko sa inyo, kahit man nga po natambakan na ang OKC Thunder ng Lakers pagdating ng second half ng kanilang laro, ay hindi pa rin nga po sila agad-agad sumuko. Gayong sinubukan pa rin nga po nila na humabol sa paunguna nga po ni Shai Gilgeous-Alexander na kumuha ng 24 points at 6 assists at si Jalen Williams na kumuha naman ng 25 points. Ngunit sadyang hindi para naman nga po naging sapat ang ginawa nilang effort sa uling mga minuto ng kanilang laban matapos sila ditong matalo. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laban ay inamin na nga po mismo ng head coach ng OKC na hindi nga po talaga naging maganda ang laro ng kanilang team ngayong araw, especially pagdating sa kanilang shooting at sa kanilang depensa sa ilalim ng basket na isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo. Sinaber naman nga po nito na deserve nga po ng Lakers na manalo sa kanilang laban since maganda nga pa naging game plan at execution nito na atakihin parati ang kanilang frontcourt defense na siyang isa sa mga kahinaan ng kanilang kupunan. Maliban na rin naman nga po sa head coach ng OKC, ay inamin na rin naman nga po ni Shai Gilgeous-Alexander na hindi nga po nito nagusto ng tempo ng kanilang offense at defense ngayon since hindi man lang nga po nila mapigilan ang sinumang kina LeBron James at Anthony Davis. Ika nga'y sobrang lamya nga po nito na dapat nga po nilang baguhin sa kanilang pangalawang game ng kanilang back-to-back bukas ng umaga laban sa Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.